Matapos mabatikos sa social media, nilinaw ni Senator Cynthia Villar na hindi niya iminumungkahing ipatigil na ang unli-rice promo ng ilang kainan. Opinyon niya lang daw ito at hindi naman niya gagawing panukalang batas. Makibalita tayo kay Lay Alves. Sa mga simpleng karinderya, maging sa ilang kilalang restaurant, sure hit na pang-akit ang unli-rice. Paano ba naman sa isang ulam lang, sulit ang kabusugan, daanin sa extra kanin. Kaya sa pagdinig ng Senate Committee on Agriculture and Food tungkol sa rice importation, naging kontrobersyal ang pahayag na ito ni Senadora Cynthia Villar. Masama yan. Pagbawal na natin yung unlimited rice. So, kasi nagkakasakit tayo gawa ng unlimited rice na yan. We should learn how to eat vegetables. Ang mga unli-rice fans tuloy, halos mag-beast mode sa social media. Inaano raw ba ang senadora ng unli-rice? Ayaw daw nila sa unli-rice ban. Iba-iba naman ang opinion ng ilan naming nakausap. Ay, hindi ako papayag kasi akong hilig ko kumain sa unli-rice. Siguro okay na din po yun para ano, mabawas-bawasan yung ano, yung mga na-overweight. Sa panayam ng Super Radio DZBB, nilinaw ni Senadora Villar, hindi niya ipinapanukalang ipatupad ang isang unli-rice ban. Kanya lang daw inilabas ang kanyang opinion na masama sa kalusugan ang unli-rice. Sinasabi ko lang po na eat rice in moderation for us to be healthy. Kasi nagiging sugar yung rice, nakaka-cause ng diabetes. And napakarami pong diabetic sa Pilipinas. Nag-post pa siya sa social media. Keep calm. There is no unli-rice ban. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, ang bawat isang Pilipino nakakonsumo ng mahigit 122 kilos ng bigas noong 2015. Halos dalawat kalahating kabanya ng bigas kada Pinoy. Ang konsumo ng Pinoy ng bigas, pataas daw ng pataas. Indikasyong nananatili itong staple food ng mga Pinoy. Ang kaso, may problema ba sa supply ng bigas? Sabi ng NFA, nasa 6 na araw na lang daw ang buffer stock ng bigas. Isang buwan na ang nakalipas matapos aprubahan ng NFA Council ang NFA importation, pero hindi pa rin gumugulong ang bidding na lalahukan ng exporters mula sa ibang bansa. Hinihintay pa kasi ang resolusyong pirmado ng NFA Council na nag-aaproba ng terms of reference o mga patakaran sa importation. Kaya ang mandato ng NFA na dapat ay mayroong 30 days buffer stock ang ahensya pagpasok ng Hulyo, malabong mangyari. Talagang napakanipis na ng aming stock inventory sa mga warehouses namin. Talaga ini-stretch na lang namin yung stocks para mag-abot yung importation. Ang pagtitiyak ng DTI, walang kakulangan sa supply. Importante talaga yun ang i-prevent yung shortage. And sa ngayon wala naman tayong shortage na nakita. Kaya sa mga takaw mata, may paalala. Sinasabi namin na kailangan ang lahat ng mga Pilipino, lahat ng tao ay magtipid sa bigas na walang wastage. Na kung ano lamang ang makakain ng bigas o kanin, ay yun lamang yung kukunin. Lay Alves, GMA News.